Okay, so hello guys, good afternoon and good day. This is me again, Jason, and welcome to my channel, InDepth. At andito tayo ngayon guys, para i-discuss itong Cryptopia Desertopia 2. Okay, so 2 na po ito guys, meaning meron na po silang naunang game po nito. Tapos kung sisilipin po kasi natin dito sa kanilang roadmap and milestone, makikita po natin na yung Desertopia, marami na po ang nakuhang award. At ito nga po siya, nagsimula siya noong 2017 until 2018. And actually, meron pa nga dito 2020. Meaning guys, developed na po talaga ang game po ng Desertopia. At ngayon nga, currently, ginagawan po nila ng blockchain version. Okay? So itong Desertopia po is available na din dito sa ating Google Play. Pero I'm not sure kung nakaka-earn na po dito sa kanilang game. Pero at least, alam natin na functional na talaga siya. Well, ito pong Cryptopia or Desertopia po is wala pa po siya sa App Store. Pero pwede po natin siya malaro din dito sa ating web. Okay? So kung gusto nyo guys ma-access, andyan lang po yung link sa baba. Bali, ang Desertopia po kasi is parang simulation po siya na mobile game na parang ecosystem. Okay? So meron po tayong miniature cycle po na parang kailangan po natin alagaan yung ating mga animals, tapos tayo mag-design ng decoration, at yung mga islands po, ikaw na bahala kung paano mo gagawin. Okay? So parang mag-form po tayo ng mga ganito guys, tapos kailangan mabuhay lang yung island. Okay? So yun yung kailangan natin gawin, at kailangan po natin dito ng amber. Yung amber po, ang ginagamit po natin pambili ng ating islands, tapos yung animals din is kaya din po makapag-drone din daw ng amber. Ayan po. So basahin nyo na lang to guys. Basta ganun lang po yung concept ng game. Tapos kailangan na po natin mag-nurture or mag-cultivate ng ating mga animals para sa breeding po natin. At ayun nga, makaka-earn din po tayo dito through breeding. Tapos players will be rewarded when they unlock new animals. So may mga ma-unlock po tayong animals. I mean, tingnan nyo naman guys, ito yung mga egg po natin. Tapos iba't ibang island, iba't ibang resources, okay? Tapos kapag matapos nyo po yung mga ecological battle, makaka-unlock po kayo nitong parang tree. Yung mga skill tree po natin na nilalaro sa bang game, parang ganun po. Tapos makakatulong po yun sa efficiency ng pagfa-farm po natin, at makaka-improve siya sa collection po at mga recipe po natin. Ayan po, oh, such as unlocking new ecological battle recipes and improving resource collection efficiency. So parang more on development po talaga ito ng ecosystem. At sa future, magkakaroon po sila parang pag add na tayo ng friend, magkakaroon ng guild, tas guild competition. Tapos may token po sila dito guys, DTT token. Tapos makikita po natin dito yung utility niya, like pagpili ng animals or items, dahil yun daw yung NFT po natin. Tapos pag-upgrade nga ng items din natin at animals, pag-purchase ng several golden items in-game, pag-stake, tapos trading with other players to buy animals or items. At makikita natin dito na almost 49% is para siya sa play to earn, okay? Tapos yung private sale at public sale is almost 5% lang. So maganda po yung ganito pong token allocation, dahil alam po natin na hindi sobrang dami ang napunta sa mga private sale at public sale, at hindi agad bababa yung ating token. So ito po yung isa pang explanation kung paano ginagamit yung ating DTT token. Tapos ang play to earn nga is ito, magpo-purchase ng animals sa island, enhance natin yung animals para makakuha ng rare terrarium. Tapos maa-access po natin yung ating marketplace, at marami pa po silang update na gagawin nga sa future. Okay? So pangalawa, ang Desertopia na po ito guys. So guys, yung ating NFT game po na to is under ERC-20 na naman po, dahil yun po yung nakita po natin dito sa ating Etherscan. Okay? Tapos ito naman po yung kanilang team guys. May mga LinkedIn din pong andito. Tapos itong actually si Enzo Liu, nakita ko po ito doon sa isang NFT game na Sky Bandit. Okay? So isa po siya sa mga developer po nun. Tapos guys, magkakaroon din po sila ng NFT sale dito po sa ating NFT Mall. Okay? So ito po yung ating mga animals na binebenta po dito. Pero as of now po, hindi pa po siya available dahil magsisimula po yung kanilang NFT sale ngayong March 24, di ba? So almost ilang araw pa guys before magsimula yung kanilang sale. At mag-i-end nga po ito ngayong March 31. So dito po yan natin mabibili guys sa NFT Mall, at ito po yung price list ng ating mga animals. Meron po tayong dog na 50 USDT, tapos meron po tayong cat na 70 USDT, tapos meron din 90 USDT na NFT. Ayan po yung mga animals guys na binibenta. So yung NFT Mall guys, hindi pa po ako nakapasok po dyan, pero parang decentralized po talaga siya, or parang metaverse din. Pero dito nga tayo makakabili guys, okay? So i-check na lang po natin ito ngayong March
24, okay? Tapos nalista din po sila dito sa top reader, guys. At ito naman po yung kanilang Twitter account. Meron pa lang pong 153 followers, guys, dahil bagong-bago lang din po itong Cryptopia po ulit. Tapos sa Discord naman po nila, meron na pong 15 na members. Tapos guys, ito naman po yung kanilang DTT na token, at makikita po natin dito yung utility niya, tapos yung vesting schedule, tapos andito din makikita natin yung tokenomics na kung saan ang private sale daw is 4%, public sale is 1%, at andito guys yung full details kung kailan po siya ma-unlock and so on and so forth. Tapos meron po silang ongoing na private sale. Ang gagawin lang po natin is kukontakin lang po natin itong Telegram name po dito. Andyan po sa description po natin. At ito nga yung kanyang CA, okay? So, i-message nyo lang po siya sa Telegram at maglalast po ito until the end of June, okay? So, ERC20 po ito, guys, under Ethereum. So, kayo na, guys, ang bahala kung gusto nyo sumali or mag-participate dito sa kanilang private sale. Tapos, guys, ito naman po yung ating gameplay naman nitong ating Desertopia, okay? So, ayan, meron po akong monster na po dyan or na-hatch na pong pet, okay? Tapos, yung pet po natin na yan is galing po yan actually dito. Tapos, ang cost po, guys, ng paglalagay ng egg is 15 na token. Ayan. So, naglagay na po ako ng egg dyan, guys. Tapos, after 1 minute, ma-hatch po iyan. Tapos makikita po natin dito na meron po tayo dito parang exchange, which is kailangan na po natin magbayad ng 8,000 na token na to para makakuha po tayo ng ating DTT na token, okay? Tapos guys, itong DTT token po pala, ito po yung kanyang magiging price po niya. Ayan, so 0.03 USDT guys, okay? Tapos makikita po natin dito na meron po tayong limang energy. Itong energy po is kinagamit po natin siya dito sa parang brick game. Ang gagawin lang po dito guys is magko-collect lang po tayo ng mga fruits. Tapos kailangan lang po natin maiwasan yung mga obstacle po na yan, okay? So ayan, meron po siyang timer po na nakalagay dyan. 10 hours po ata para ma-replenish ang isang energy bar, di ba? Tapos meron po tayong food. Tapos ito naman po yung ating tinatanim na seed. Tapos mapapansin po natin, after 1 minute guys, pwede na natin makita kung ano yung makukuha natin na animals. So i-click po natin siya at tingnan kung ano yung makukuha natin. Ayan. So guys, ito po yung nakuha po nating animals ngayon. Pwede po natin siya pakainin. 57 po ang cost niyan. Tapos ayun, napakain ko na po siya at wala na po akong feed na po dito. Okay? Tapos kung maglalagay po tayo guys ng parang land, ito po yung kailangan po natin gawin. 10 po kung maglalagay tayo ng land guys. At ayun, nagtago na yung isa. Ayan. So ito po, pwede po natin siya i-click at i-move po. Ayan. So minove po natin siya dito. Tapos pwede po natin dito taniman ng plant. Ayan o. Tanim po tayo ng isa. Tapos after 1 minute, makukuha po natin or makaharvest po ang laman po nito. So meron po akong dalawang pet na po dito. Tapos ito naman po is ito po yung kanyang daily login. So pag mag-login po tayo, makaka-earn po tayo ng amber. So amber pala guys ang tawag sa token po na to. Tapos ito naman is food, okay? Tapos meron din po tayong mga daily quest na pwede po natin kunin pag matapos po natin yung mga task, okay? Tapos yun nga guys, kailangan lang po natin mag-ipon ng amber token dito para po tayo makapag-exchange nga ng ating DTT token. And I think ito pong ating mga animals is ito po yung nagpo-produce ng ating amber. Ayan po oh, 3 po ang napuro-produce niya every 30 minutes. Kaya nga dapat i-upgrade po natin yung ating mga slime. Slime pala ang tawag dito guys, ayan. Tapos ito naman guys na percentage dito is yan po yung parang friendship po natin. Kapag mataas yung ating friendship sa ating pet or sa ating slime, mas marami po ang ating may earn na amber. Okay, so ayan, nakakuha na po ako ng food. So pag magtatanim ka nito guys, makakakuha ka ng food, which is kailangan po natin ipakain po dito sa ating mga slime para mas mataas po ang ating friendship at tumaas din yung ating pagfa-farm ng amber, okay? So for 8,000 makakakuha po tayo ng 400, pero pwede po yan magbago guys, depende po sa paglabas na talaga ng kanilang game. Tapos ayan, pwede po natin i-connect yung ating wallet po dito at kailangan lang po natin ilagay po dito yung address at connect, okay? So under Ethereum po ito guys, okay? So I think yun na lang guys dito sa project po na Desertopia. I mean, at least napakita ko po sa inyo yung kanilang private sale, tapos yung kanilang gameplay, at yung nga farming game po ito guys. And as of now, hindi ko pa po makita yung potential na may earn po natin dahil sobrang baba pa po ng level po natin. At yun nga, meron pa po silang ongoing private sale, kaya siguro mas better po na mag-invest po tayo dito kapag lumabas na po talaga yung kanilang
main net, di ba? So, parang beta game pa lang po kasi yung andito, guys. At pinapakita muna sa atin kung paano po laruin itong kanilang game. Okay? So, I think yun na lang, guys. Sana may na-share po ako sa inyo. Palit na lang po ang subscribe. Salamat! Bye-bye!